Hello. So, welcome back. So, may gagawin tayo ngayon, video card. Ito. So, kadadala lang po nito kahapon. Yan. So, nakasilpa po yan. Okay? So, gagawin natin yan. So, bago tayo mag-start, so, bigyan lang natin pansin yung may nag-comment po sa ating YouTube channel. Sabi po niya ay, hindi ko daw, tinitesting muna yung video card bago daw natin siya gawin. Yun yung comment niya. Hindi daw, gumagana naman daw siguro yung video card. Kaya natin in-upload yung video. Ayun, yun yung sabi niya. So, tama naman yung sinabi niya na hindi natin tinitesting. Pero, actually, hindi po siya gumagana. So, ngayon, so, sinasabi ko lang po yun. Kasi mahaba po yung oras kasi natin sa pagbibideo. Halos, umabot ng oras. So, dapat nga hindi na natin isasama yun. Dapat hindi na isasama yung ganun. Pagtitesting. Kasi, magbabayad na tayo sa YouTube ng data. Ng ating storage. So, maliit lang yung storage natin sa ating YouTube channel. Kaya, hindi tayo pwede na mahabang video. Pangalawa, ito kasi, sinip sa atin dahil may sira. Ayan. Siyempre, hindi natin siya pwedeng isalpak. Kasi hindi naman po lahat sinasabi ng customer natin ay tama. Isang kasi, hindi nila alam yung mga ganun eh. O yan. Kaya pinakamagandang gagawin, bago mo siya isalpak o alamin na gumagana o hindi, kailangan mo muna siyang buksan or linisin. Kasi pag ito ay sinabi sa atin, gumagana, wala lang display. Kapag po kasi ito ay umusok, yan. Sasabihin ay gumagana. Pag ito ay umusok, dahil sa kagagawa natin, ng mga technician, babayaran natin ito sa kanila. Yan. So, kaya ang kailangan gawin, ano muna natin siya. Check muna natin siya. Huwag muna natin siyang testingin. Palagay lang, ganun na yung kasi yung procedure natin hanggang sa i-repair natin. Titingnan natin yung mga corroded parts. Yan, hanggang sa i-repair. Kasi sinip sa atin to dahil sira. Ayun. Ayan. I-explain ko lang yun dahil dun siya nag-comment sa atin para naman malinawan po yung iba nating manood. Baka po ganun kasi yung isipin nila. Nagbibideo po tayo dahil ay sa ating nire-repair. Ito po hindi gumagana. So, naka-shield pa po yan. Ayan. So, ano natin yun? Pakita ko sa inyo. So, ayan. Naka-shield pa siya. Ayan. So, yan ay sinip po sa atin. Galing siya ng... Ayan. Pakita na natin yung ano sa inyo. Ayan. Gigabyte. Ang sabi, no display with pan spinny. So, yan yung sabi natin customer. So, yan po ay chat sa ating Facebook. Sa Facebook page natin. Na sinip sa atin yung video card dahil may problema. So, ayan, gagawin natin siya. Ayan. So, yung, hindi na po natin siya titestingin. Baka kasi umusok pa yan. Kasi spinning yung pan nito. Pababayaran po sa atin yan ng customer. So, wala po tayong pang-abuna sa ganun. Kaya, pinakamagandang gawin natin lagi is, gawin agad. Tingnan agad yung mga fault. Kung bakit siya walang display. So, hindi na kailangan testingin pa. Kasi pag nakita natin automatic na may corroded parts yan, automatic, diretso na yun, re-repair natin yan. Ayan, so buksan natin. Ayan. So wala tayong mga schematic eh. Ayan. Ayan. So nakabalot lang naman siya sa ano. Ayan, Gigabyte. Yan. Para po, sinasabi ko lang po para doon sa nag-comment sa atin, para naman maintindihan po niya na hindi na kailangan natin siyang salpak bago natin siya i-check. Kasi pag sinalpak natin yan, baka nasunog, pababayaran to sa akin. So, ayoko mangyari yung ganon. Kaya ang ginagawa ko, pag binuksan ko yan, salang na agad sa repair. Confirmation agad yan. Sisilipin ko na agad yan sa microscope. Kung may nakita ko dyan na corroded, matik lilinisin ko na yan. Para hindi na tayo abutan sa pagkasunog. Tapos chinecheck ko na yung mga test point niyan. Kasi pag may shorted yan, dito, pag sinalpak natin yung sa PCIe, sunog yan. Yun yung iniiwasan natin. Mag-abuno. Wala tayong pag-abuno. Tayo ay return lang. Ayan. At para naman po sa
Diba? At ini-skip po natin yung ibang video, yung ibang ano, halimbawa pagtatanggal ng tornilyo kasi maliit lang po kasi yung ating storage space, tapos mahaba yung nakakaya nating oras. Minsan nagre-refer po ako ng 4 hours. So hindi pwedeng i-upload sa YouTube ang 4 hours. So malaking data na 'yon. Kaya kinakat-kat na natin. Tatanggal na yung mga hindi naman kailangang upload. So ayan. Kasi ultimo pagkakalas dito habang oras na nito. Ang kakainin natin sa pagbibidyo. Ang mahalaga dito is may show natin, may explain ko kung ano yung nangyari o anong problema niya. Magaya nito, so ang sabi naman nito, sabi naman ng ating customer, no display with pan spinning. So yan yung ano, so solusyonan natin, matik naman yun. Kailangan ko siyang tanggalin, mamaya may sunog pala sa likod. Kasi hindi natin maano ng ebidensya. At umusok pala nung sinalpak natin. So, bayad tayo niyan. Ayan, laki pa naman ito. Gray rin siya ng mga 18,000 ng brand nyo. Kuti kang pumayag na second hand. Eh, kahit na second hand, hindi ako magbabayad ng ganun kalaki. Kaya check natin. Baka may sunog sa ilalim. Ito po ay, ang ating re-repair ay Gigabyte GTX 1050 Ti. 4GB ito. So, mahal ito. Nasa 10,000 pataas. Ayan. So, kailangan ko siyang i-check muna. Siyempre, alam naman, ibalik ko pa ito. Tapos, magte-test tayo. Maubos yung oras natin. Ayan. Okay, yan. Physical inspection. Check na agad natin. Ano yung mga possible. Ayan. Tapos, bago tayo mag-test point, siyempre, sisilipin natin yung physical, ano, abstract muna tayo. Ayan. Start na tayo. So marami tayong customer sa YouTube, sa YouTube at saka sa ating video card repair. So ito yung ating page. Ayan. Dito po nagchat-chat yung ating mga customer na sinisend sa atin yung mga repair. Ayan. So, hindi po gawa-gawa yung ating mga repair na gawa yung video card at ina-upload natin sa YouTube na nagawa natin. So, hindi po fake yon. Ayan po yan. May mga chat tayo dyan, mga customer. So, personal information na yun. Hindi natin pwede pakita. Ayan. So, ayan ang mga repair natin. Marami yan. Yan, so, start na tayo. Pakita na natin. Silipin na natin ang ating gagawin. Yan, sa microscope. Para makita ng lahat. Hindi yung ako lang makakita. Yan, pasensya na po dun sa ano, sa mga nag-aaral kung hindi ko pinapakita yung ano, yung actual na titest muna bago ko i-repair. Kailangan ko muna kasi siyang inspection. So, mag-start tayo sa basic muna. Kasi pag hindi natin nag-start sa basic, abuno tayo, bayad tayo. Ayan. So, silipin natin. Microscope. Basic tayo. Basic. Madami ang ating ano, microscope. Ako yung nagpanday. Sinisin ko lang ating microscope kasi ako yung nagpanday. Madami. Ayan. Silip natin. Hanapin natin ang possible parts na may corroded. O may sunog. O may burn marks. So again, wala po tayong schematic. So ang pagre-repair natin ay base lang sa ating experience. Wala tayong schematic na ginagamit.
Kasi walang nabibili yung schematic eh sa online. Nabibase na lang tayo din sa mga test. Ano, alam naman natin yung mga ano eh. Yung mga output niya, test point. Ayan. Alam naman natin yung chips, kung ano yung memory. Alam natin yung PWM. IC para sa memory. Alam naman natin yan. Silipin natin sa kabila. So ito, possible may nabasa. Ayan. Possible nabasa siya. Ito. Pangkot-kot. Para nabasa siya dito. Ito. Malinis naman siya. Malinis siya. Tanggalin natin yung kanya. Ito para hindi dumikit sa akin. Yan, test rin natin kung may shorted. Bago natin siya i-test. Kasi pag tinest natin yan at may shorted, uusok. Ayan. Ayan. So, test natin siya. So, ground. 1, 2, 3, 4. Ground. So, 5. Bula. 1, 2, 3, 4. Okay. So, dito nyo siya sundutin. Sa mga fuse. Itong coil. So, meron siya 1.1 ohms. So, hindi yan sorted. Sa ating, I think, sa memory to. Memory itong ano na ito. Possible isa dito. Sa memory. So, ito yung ating power supply ito. Power IC ito. So, meron siguro ito sa kabila. Yung isa. Dalawa ito eh. So, ito yung isa sa kabila. Ayan. So, baka naman siya hindi shorted. O, hindi siya shorted. Ito yung ating PWM. So, ito yung memory natin. Memory IC. Back converter. Memory back converter. So, hindi siya shorted. Saka natin siya isa lang at i-test. Ayan. Test na natin siya.
Ayan, sara natin. So, wala pa yung power. Meron tayong power button, power off. Ayan. Yung ating ano, clip. May wagang clip para sa ating ground. Ayan. So, pa-power on ko siya. May ilaw yan dito, guys, sa likod. Na naman tayong shorted. Ito. Okay, hindi shorted. Ito ang ground siguro. Hindi rin. So, open tayo ng... Ayan. Pag ito ay kumpleto, so GPU chips ang problema nito. Walang display. Okay, power on. So, ilaw yan, guys. Ayan, umilaw. Kabila tayo. Uminit pa ang GPU. Oops, hindi pala tayo nakaano. May voltage na. So, may output ba? So, meron. Meron tayong... Itong isa, wala. Una, wala. May nawala ang supply. Eh, meron. Itong isa. Meron din. So, hindi masyado siya maliwanag. Yeah, so, hindi umiinit ang ating GPU. Pero may supply. May output siya, guys. Itong isa na to. Wala siyang output. Ano ba ito? Memory? Ito ay... power tayo. Para saan to? So may 12 volts. Ito ang 3.3 natin. Ah, 12 volts to. Okay, ito para saan? 1 volts para sa 1 volt yan. Ito ang ating wala tayong 1.8. Memory sa side. So, itong ating supply, 5 volts, output, 12 volts, input, at output, 3.8. Okay. At ito, may output tayo dito, 12 volts. Ayan, 0.8, okay. So, wala tayong output sa gate. 4.6 megi tayo. 1.1 gate. 4.6 1 volt gate. 4.6 dito, meron 5 volts output. So, dito wala. Meron input 12 volts 3.8 available. Kukunin niya po tayo sa parking. 3.6 11 12 volts. So wala siyang display. Hindi umiinit ang ating GPU. At missing itong voltage na to. So, I think 3.3 to eh. So, wala siyang 3.3. 12 volts. Memory. So, wala tayo supply sa memory. Nag-ground po naman. Okay, wala tayong supply sa memory.
Okay, memory supply wala, missing. So wala tayong display. Problema tayo sa memory. Memory back converter. May init naman siya eh. May init ito kanyang mga... So, bababala ako, may kukunin ako na printer. Suppose ko muna ito. So, yan. Continue tayo sa ating nare-repair na video card. So, bumaba lang ako saglit sa baba ng building. So, nasa building tayo. So, continue lang natin repair. So, yan. Binaklas ko na yon. So, ito yung repair natin. Printer siya. L120. At saka merong... Meron pa tayong isang nandun sa labas na L210 3-in-1. Diretso tayo sa repair. So, madumi talaga ang printer repair. So, check natin to. Problema nito ay... So, balik tayo. Ayan, siya yung pangalan ng ating customer. Galing yan ang... Galing siya ng Houston City. Tama, Quezon, QC, o tama, Quezon City. Ayan, nadikita na naman ako ng thermal paste. Ayan, so walang ano, dahil walang supply ang memory, pero meron tayo ditong voltage out na 1.8, voltage in, voltage in na 1.8. Kailangan tayo magkaroon ng supply na 1.5. So, ang gagawin lang natin dyan guys is dahil sira yung back converter, try natin tong resolder. Itong kanyang memory. Mahalin dito sa dalawa na ito eh. Memory ito eh. Supply ng memory. Ayan. Try, subukan ko lang siyang resolder kasi meron naman siyang supply dito. Wala lang supply tong ROM natin. Dahil kasi may supply kasi yung ating ano, SMD capacitor, positive negative naman yan eh, naka short to ground to ka isang positive line, ibig sabihin magkakaroon dapat yan ng supply dyan, makakarating hanggang dito. So ibig sabihin possible kasi naka disable yung kanyang supply para sa memory na voltage. So meron dito siyang 1.8, so missing yung nandito, hindi ko alam, I think 3.3 siguro yan. Pero check natin. Yan, kasi ang 12 volts nito, dito siya dumaan sa PCIe. Dito eh. Compared dun sa may mga ganito na may 6-pin, 8-pin na mayroon dito ang 12 volts. Kalimitan nandito eh, is 3 volts lang. Yan, kalimitan lang. Kasi may mga tagay niya. Dahil missing yung nanditong pad. Pins. May mga gitling-gitling dyan. Kasi wala siya supply dito eh. Taas. Ayan, so ang gagawin ko lang dyan ay susubukan natin itong resolder. Kasi may supply tayong 1.8 dito eh. May supply din naman tayo dito. May supply naman tayo dito eh. Supply, ito lang ayusin natin. Hilotin lang natin. Subukan natin mahilot. So, na-try ko na yan eh sa mga ibang repair natin. Okay. May capacitor dito. Ayan, may capacitor na malinggit. So, kayang lag galing. Siguro sa ibang repair, marami tayong ano dyan eh, pesa. Tapos natin to resolder. So sa resolder din natin yung PWM to. Okay naman siguro yung fuse natin yung fuse. May fuse dito eh.
Okay siya. I think may basa kasi dito. Kailangan natin siyang linisin. Ito ano. To pay for all. Okay. So, may supply tayo dito. To fuse. Okay. Okay, so ito po naman siya. Para may cushion ng ano, basa. Kailangan natin siyang linisin. Yan sa nag-disable ng output. Yan siya. May marking siya. Hindi alam, hindi natin alam kung ano, Kus. Wala naman ako nakita ng ano. So, ito lang. Linisin natin. Ano yung ko? Hassle down. Painitin ko lang yung panghinam. Let's go then. Sa yung gamitin ko, yung matilos. Okay. Tilos lang sa yung maganda-ganda. So, maganda-ganda itong isa. Ator natin. Ito ko lang kaunti. Kung pwede tayo, Miam? Hey! Hey!
Kasama ka dyan? Marunong na pala magbukas ang pinto yan? Ako. Hindi, siya marunong siya magbukas. Ano? Hindi pwede iwanan mag-isa sa kumbas. Oh, hindi. Saka galing. Kaya niyong buksan. O kaya nga, huwag mo iwanan mag-isa. Danya, where are you going? Bye-bye. Pag-amigin lang natin siya ng konti. So, cleaning natin yung likod ito. So, may mark siya ng basa. Wala kasi ay matanggal din natin. Ah, may suit-suit siya. Try natin ulit. Try natin kung magkakaroon ng supply ng ating memory. Power on natin. Pressure ang power. Check natin kung may supply na siya. Wala pa rin siya supply. Natin dito. Meron na tayong output. Meron. Return box. Thank you.
Pasok lang. Wala tayo sa kulay dito. Tayo natin. Ano tayo ng shortcut? Oops. Oops na natin. Nine point five mega ohms. 6 mega ohms. 3.3. Hello, good morning. So, kahapon, hindi natapos kahapon yung nire-repair ko. So, inabot na ako ng isang oras kahapon sa pagre-repair natin ito ng video card. Kasi may mga dumating din ako yung ninang ko, nagpagawa ng dalawang printer. So, continue tayo sa ating repair. Dito guys, bali na, ano ko na siya kanina. Yung problema ko sa back converter. So, ito yung ating back converter. Ayan. Ang problem nito kahapon, ayan. So, mayroon tayo dito ng BIN. Mayroon tayong BDD. Ayan. Okay, malabo. Okay, nawala. Focus. Tumabok natin yung camera. Ayan. Ayan. Dito sa ating ano, bali wala akong makitang pyesa. Wala tayong makitang pamalit na pyesa. So, ni-research ko siya ng ni-research. So, isa common error siya. Ayan. Ang problem kasi natin, may BDD tayo dito sa pin 1, start hanggang 4. So, may BDD tayo dyan na 5 volts. Ayan. Tapos, mayroon tayo dyan PWM na 1.5. So, ang problem natin, wala tayo dito BIN sa number 8. Ayan.
So, dapat dito, ang input natin is, magkakaroon tayo dito ng 5 volts, so 4.7 something. Tapos, yung PWM natin, dapat magkakaroon dyan ng 2.5 volts. Ayan. So, na, ang nangyari dyan, so, ang ginawa ko na lang, sinubukan ko siyang resolder na lang natin itong ito, back converter siya. Para siyang synchronization, siya yung nagsisynchronize para paganahin yung PWM at yung kanyang controller para sa memory. So, ano, itong tawag sa kanyang. Ayan. Ayan. Dead time control, synchronization, verification. Yun yung kanyang function. So, yun yung na-detect ko sa kanya. So, kahapon yung pag-tester natin, napansin nyo. So, wala tayong supply sa memory. Ayan, wala tayong supply dyan. Pero, kumpleto tayo dito. May output naman tayo sa video. Yun yun. Then, yung ginawa natin, resolder natin yung PWM na ito. At saka itong sa memory. Memory output na 1.8. So, magkaroon naman tayo ng supply . Ang problema, dito sa ating rectification. Synchronous rectification. Siya naman yung nag-hold sa between PWM and sa memory. Parang dead time control siya, ang tawag. Ayan. So, ngayon, na-exercise ko na siya. Kapag hindi ko na nakuna ng video. So, nag-inject ako. Ayan. In-inject natin siya. Ayan. Then, so, umabot lang tayo ng in-inject lang ako ng 1 volt. So, hindi siya tumataas. Kahit naka 5 ampere na yung kinakain na ampere. So, hindi rin siya ganun kainit. Kahit naka-pull siya ng 5 ampere. Tapos, ang voltage na lang niya kinakain is 0.5. So, na-inject ko na siya kanina. Na-inject ako dito. Kasi ito lang yung ating nagiging missing voltage. Hindi ko alam, wala tayong schematic para dito. So, dito kasi 1.8 volts supply para sa memory, 1 volt, tapos 12 volts, tapos dito may output tayo na 0.08. Meron tayong output. Except dito, based lang sa experience natin sa pagre-repair, ito ay supply para dito sa memory na to. Ayan. So, nag-supply tayo ngayon ng 1 volt. Subok lang. So, ngayon, kahit gumagamit ako ng thermal scanner kasi yung ginagamit ko . Kaya hindi ako makapag video. So, magamit tayo ng thermal scanner. So, ito siya. So, hindi ko siya nabibidyohan kapag ako gumagamit ng thermal scanner. So, yan. Ito yung gamit ko . Mura lang ito. Sila malibulang bili ko dito. Matagal na to sa akin. Malaking tulong. Bawi na. Ayan. So, nag-inject tayo dito. Dahil dito ay wala. So, ibinis ko lang sa experience. 1 volt. Pinaka-safety na natin. Nag-inject ako. Tapos hanggang 5 ampere na yung kinakain. Ayan. So, hindi siya ganun kainit. So, gamit yung kapag kinapa mo siya, hindi siya mainit . So, ang gamit talaga, thermal scanner. So, yung napansin ko, meron akong nakuha na isang capacitor. Ito siya, guys. So, ayun, nalaglag. Nasaan na? Ito. Sobrang linggit nitong capacitor na ito, guys. Ayan. Sobrang linggit niyan. Ayan. So, na-detect lang natin siya. Taas yung temperature niya. Ano lang kasi siya . 34 degree lang siya . Masyado siyang mababa. Hindi siya kaya nakita sa kamay. Dapat kasi umabot siya ng mga 54 para makita sa thermal scanner. So, yung heat natin na nakikita sa thermal scanner is napaka-kunti. Kung sa ano, para siyang yung hindi mainit. Yun, hindi siya ganun. Ngayon, ginawa ko, dahil shorted tayo sa memory section, lahat ng memory output natin ay shorted. So, yung ginawa natin, injection niya. Tapos ngayon, umiinit itong dalawa na to. Itong dalawang magkatabi. Yan. So, umiinit ito. Tinester natin yan. Shorted siya. 1 ounce. Kasi hindi perfect yung ating tester . Mumurahin lang kasi. Ayan. So, ang ginawa ko, pumili na lang ako ng pinakamalaki. Sinubukan ko yung malaki kasi tinanggal ko siya. Ito. Tapos, kumuha ako ng
tinister ko ito, shortage siya eh. Yan. Inuuna ko na tanggalin yung malaki kasi pag yung maliit, mahirap magkabit. Kapag hindi kasi shorted, mahirapan tayo magkabit. Yan, inuuna ko yung malaki. Ngayon, tinister ko to shorted. Ayan. Ngayon, testingin natin kung may supply na yung ating memory. Yun ang next natin na procedure. So, hindi ko pa siya na-check eh. Naka-ano pa kasi siya, oh. Naka-ano pa tayo. So, ngayon, dahil shorted yun, at lumabas naman sa tester natin, shorted. So, tanggalin na natin itong ating injection. So, hindi ako nakakapag-video kapag naka-injection kasi cellphone po ang ginagamit sa ating pag-i-inject. Pag thermal scanner. Ayan. Tanggalan natin yung injection natin na 1 volts. Okay. Next step tayo. Ayan pa rin, nakasaksak pa rin yan. Tapos, ano pa rin tayo. Ngayon, testingin natin dahil kung may shorted pa rin. Ayan. Punta tayo ng buzzer sound. Yan. Kahapon, yung pagre-repair natin ay wala tayong supply dito. Yan. So, ito yung ground. So, ang pangat ng tester ko, 1.2 yung ground natin. Sarap na 0. Ayan. So, wala na siyang shorted. Yan. Sa lahat. So, sa ground. Ngayon, wala na siyang shorted. Ayan. Ngayon, punta tayo sa voltage. Kailangan magkaroon tayo ng output na 1.5. Saan na ba tayo? 1.5. So, magpa-power on tayo. Kailangan magkaroon sa aking supply dito sa mga capacitor na yan. Ng 1.5. Pag mayroon yan, matik yan, mayroon na yan. Ay, hindi natin sure. Hindi pala natin sure kung mayroon na. Pero dito kasi may existing na tayo dito sa mga IC na output natin para sa signal. Meron na tayong ano eh. Yung kahapon, tinitester natin yung si 0.8 na yung ganyan. Mati kasi pag may ganun, may signal tayo dito. Wala lang tayong display kasi eh, memory yung may problema. Okay, lagay natin sa voltage. Hindi maganda ang ating tester. Pasensya na kayo. Pag tayo yung maman at lumaki ang kita, lalo, pwede ibibili tayo magandang fluke tester. Okay, power on ko siya. Power on. Check natin, mabilisan lang. Ayan, mayroon na siya, 1.5. Sa kabila. Ayan, mayroon na din. 1.5 din. Ayan, lumabas. Ayan, mayroon na tayong 1.5. So, check natin tong coil na to. Ito yung wala kahapon eh. Ayan, 1.5 supply. Siya yung supply para sa memory. Ayan. So, mayroon na tayo. Sana, walang ibang sira. So, dito, output natin, ayan, 0.8. Pare-pares lang naman yan dito. Ayan. Bagal kumain ng ating tester eh. Ayan. So, umiinit na yung ating GPU, nainitan na yung kamay ko. Ayan, 1 volt. Ayan, 1.8 supply para sa memory. Okay? So, working yung ano, lahat ng ating test point, gumagana. Ayan, para signal, synchronization natin ng ano. Ang tawag dito? Para to sa synchronize eh. Ayan, so mainit na siya guys. Patayin ko na. Napapasok na yung aking kamay. Okay, testing natin siya ngayon. So, mabilisan tayong testing. Ayan. So, nasabi ko na sa customer na halos wala nang pag-asa yung ano. So, nag-try and try pa rin tayo kahit tinabi ko na sa customer. Ayan, sabi dadaan daw siya. Habang nagsasalita kasi ako, sinasabi ko kasi kung actual na ginagawa natin. So, testingin natin siya dito. Mabilis ang testing lang para kasi wala tayo heat sink. Alin muna natin ang mga power ng ating hard disk para hindi masira ang OS. Okay, kuha lang ako ng HD. Okay. Ok,
Okay, mabilisan tayo. Testing, power on. So, pakita natin sa inyo yung display. Hawakan natin, mainit ito, sigurado. Power on. Sana magkaroon ng display. Pag wala, eh, malungkot na naman. Ah, may problema. Ayun, may ilaw siya, oh. Ouch, init na. Ouch, init. So, init na yung ating heatsink. Yung ating GPU ka na. So, ayan. Magkaroon tayo ng display. May lumabas na. Ano? May lumabas tayo na display. So, mainit lang. Lagyan ko lang siya ng thermal paste. At then, ilagay natin yung heatsink. So, sa tingin ko nagawa na ito ng ibang technician din. Meron kasi ito nakalagay na dito eh. Nag-guard. Wala siya. Pero wala tayong magagawa kung yun na, kung na-check na ng ibang technician. Ano, sa atin na gawa natin. So, hindi man sinabi sa atin ng customer kung napacheck niya sa iba. So, hindi kasi naman sinasabi ng customer lahat eh. Ayan po. So, may gagawin pa akong laptop. Next natin yung laptop. Yeah. So, testing na natin to. Okay, tornilyo ko lang siya, guys. So, ayan, nakabit ko na siya. Okay na. Gigabyte. Ayan, wala naman siyang 6 pin at saka 8 pin. So, tara na, testing na natin. Bit ko lang siya dito. Power on natin. Okay. Run. Let's see. Magagana. So, install natin yung driver para makita natin kung working yung memory niya. Kasi minsan kasi hindi working ang memory. Okay, wala siyang display. Okay. So, walang display. Okay, walang display. Erase na muna. Erase muna natin siya. Walang display. So, ito ba yung gumagana o hindi? Turn natin, mga tanggal. Okay. Try again. Yeah.
Hey, cabrón, tama. Oops, meron. Okay, oh. Mana. Tayo natin, lagyan natin ng hard disk. SSD. Boot tayo, boot. Oo, okay. Yan, may display na siya. So, install lang natin yung driver. Nag-boot. So, okay, magkaroon na pa ng pag-asa. Skip na natin. Skip. Magkaroon pa siya ng pag-asa ang mabuhay. Ayan, so install mo yung driver. 1050 Ti. Pero may naka-insixis na tayo naka-install dito eh. Na driver ng 1050 Ti. Ibang version lang. Pero same chips lang naman yun eh. Try natin kung binasa yung ano. Existing driver. Kung hindi binasa, di ag-installoy tayo. Sana? Wala dito. Ayun. Hindi siya naka-install guys. So install lang natin siya. Hindi pa yung nagagasahin sa ating tech power up. Ayan o. Oh. Oops. Nag-detect. Ayan, nag-detect siya o. Oh. Ayan, nag-detect na. Iran alin natin yung ating power, tech power up. So, hindi siya binasa yan. Yan, nag-detect siya. NVIDIA lang din naman ang chips niya para sa run natin ulit. Okay. Ayan. Basable na siya guys. It's already working na. Ayan bro. Ayan. So detected na siya. Ang ating bin door ay Gigabyte. Ayan. So, Gigabyte po kasi yung brand ng ating nire-refer. Ayan. Pero ang chip niya, isa rin, ang chip niya na ginamit, GPU chip is NVIDIA pa rin naman. NVIDIA 1050 Ti. So, yung ginamit na chip niya. So, okay na siya guys. It's already working. So, try ko lang mag-stress test. So, mag-run muna ako ng games dito. Ang aking nirara na wala yata dito ang aking ano man ang aking at wala dito ang ano Call of Duty ayun ayun natin ha? Nabura? Wala dito ay hindi pala naka-install. So, kabit ko lang yung hard disk. Sa kabila pa ng hard disk. Kabit ko lang ito. Maroon. Tingnan natin mag-on. Kulang natin ito. Kulang natin games open. Yes. So stress test ko lang siya mga ilang minutes para makita natin na perfect yung ating na-repair. Tayo ang ating sounds.
Okay lang, patayin muna yung sounds para hindi tayo makapiright. Okay. Tignan natin kung hindi siya mag-error. Hold to enter. Okay, tang-tang-tang. So, ang sounds na ito. Tingnan ito. Okay, tinatap pa tayo. At hindi na tunog. Tingnan yata. Ay, sana yung ano. So, naka-NVIDIA tayo dapat ay speaker. People shoot at all. Come on, let's go! Takbo! Anong kalaban? Laro lang ako guys, saglit lang. Stress test ko muna ito. So yan guys, so okay na. So it's already working. Magana na yung ating nire-refer. Temperature niya. Ayan, umabot lang siya ng 59-60 degree. Dahil sa games, mataas yung ating nilalaro na games. Mataas ang graphics requirements. Ayan. So, 4 gig siya guys. Ayan, gigabyte 4 gig. 1050 Ti. Ayan, so okay na siya. Tayo ko na lang yung customer kasi pupunta niya dito sa akin para makita niya yung ating repair. Yeah, so back to base na tayo, back to repair station na tayo. So ayun yung ating mga re-repair pa. Ito, problema nito ay GPU, nasunog yata ito. Sunog. Ito GPU. Ito okay, gumagana to, memory ang problema. So 8 gig siya, wala tayong pamalit. Ito, bigay ng customer, ito motherboard. Yan, ito. May mga sira na yan. Yun. Sira na yan. Pinatay na lang kuhanin. So, next natin. Ito, na-repair ko na to. Ito ay keyboard replacement. Yan. So, yan yung ating i-repair pa. So, yung ngayon ay next natin isasalang ay itong i-Lenovo. Yan. Ito ang next natin repair. Lenovo. Yan. So, hanggang dito na lang natin yung pag-repair. Kahit pa paano, sana ay nakatulong sa inyo. And thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye!